Yun, magandang gabi guys. Pahabol tayo ngayong araw, pangalawang content natin for today. At bago lang tayo magtuloy-tuloy, mag-subscribe at paki-on ang bell para palaging updated at pag-join na kayo sa ating membership guys, no, para dumami yung mga Kalimay Online Hunters at makakapasok po kayo sa group chat natin. Ayan. At ayan, habang medyo mahina ang ulan, samantalayan ko na guys, no, yung unang coin natin na ibinahagi ng ating kaibigan na si Reynaldo Caruana. Suki na natin yung si Reynaldo Caruana. Madalas siya nagsishare ng kanyang mga coins, mga picture sa Kalimay Online Facebook page. Share lang po USPI Silver Coin. Ito yung 1 peso na English series. USPI kasi yan, US Philippines coins ito eh. Ito yung mga coins ng mga old coins, no? Kasi yung date nito is, kung di ako nagkakamali, 1907. At ito po ay mga silver coin. At maganda na po ang value nito kapag ganyan ang kondisyon na inyong mahahawakang or ang inyong mga koleksyong mga USPI. Kung di ako nagkakamali, mahigit 1,000 siguro ang value na nito sa n.numista.com. Kikita nyo naman, di ba, yung kondisyon. Napakaganda pa, no? Yung sumunod na coins kay Rocky J Detesio, tignan natin, ano. Ayan, ito boss, magkano kaya ito bawat isa? Sabi ni Rocky J Detesio, salamat, no, sa pag-share ba. Maganda pa ang mga coins ito, ah. Parang mga commemorative, at ngayon lang din ako nakakita nitong mga commemorative coin na ito. Hindi ko lang masyadong maaninag, ano. Pag nag-share po kayo ng mga picture sa ating page, yung malinaw po yung hindi po nagre-reflect para mabasa po natin yung mga letters yan. Medyo malabo na kasi yung mata ko, no? Pero isi-share ko, isi-search ko kung anong kasi tinatanong niya, yung mga value nito. Titingnan ko to at mag-a-update tayo sa mga value nitong mga commemorative at coins nito. At maganda to kasi yung isa dito is 50 pesos eh. Diba? At doon sa nakakakilala na sa mga bariyang ito, i-comment nyo na din guys, no? Tulungan nyo ako pambihira. Ayan, sumunod na coin sa 10 piso to kay RD Durilag. Bossing, error kaya ito o damage? Galing lang sa alkansya. Ayan, binuksan niya yung alkansya niya, no? Para lang ma-share, no? So, parang kasalanan pa natin yan. Guys, so, joke lang yan. Itong coin siya sa 10 piso, ulitin natin. Na-i-play kasi, no? So, maganda pa yung condition ng barya kasi hindi na nag-circulate yan simula nung naihulog yan sa alkansya. At ngayon, binasag yung alkansya, no? Para lang ma-share sa atin. Pero, at least, nagiging aware sila kung ano yung dapat nilang itabi. Yung error coin mo, bro, ano? Kuha nito, para sa akin lang. Legit. Legit po itong error coin mo na tinatawag na rin pasok na rin sa ano to, die adjustment, no? Or yung katulad ng kinonten natin nakaraan na yung nagkaroon siya ng debris error dyan, tapos na-platen siya kaya nagkaroon ng ganyan yung striking na lumalim tuloy yung surface na nagkaroon ng debris at na-platen na siya, no? Kaya ganyan, no? Hindi pa kasi natin nakikita ng sa personal kasi, iba din kasi pag sa personal natin, kikilatisin yung mga barya. Kaya pwedeng tawagin nga die adjustment error yan. No. Next, kay Benny Hernandez. Good evening po Sir Aslang po, kung error coin to. Salamat po, no? Salamat din sa inyong mga nagsishare ng inyong mga coin sa page. Tingnan natin yung coin niya. May tali ah. Ito pong error coin na kanyang hawak sa 10 piso. Butas eh. Sa English yan, tinatawag nila yan na Tagalogin na lang natin, no? May butas sa barya. Ganun lang, simple lang naman eh, no? May butas sa barya. Coin. Tawag ito. Ano ba sa English yung butas? Hole, no? Hole coin. Yun, may butas nga sa barya eh. In English pa yun. Kita nyo, no? Para sa akin na legit yan. So maganda rin ikulika kasi mukhang bibihira at buti na obserbahan mo na mayroon siyang butas kasi iba hindi na yan mapapansin. Kaya nakakatulong yung ating mga pangingilatis, aware tayo sa mga error coins at maganda rin ikulik yan.
guys, no? Then next kay Jonel Alaan, PTPA 5 piso NGC error coins, like muna natin at bago natin tigyan yung kanyang barya. So kitang-kita nyo naman, error agad siya. Tatligit na digit yan, kahit picture lang yan. Kapag marunong ka nang tumingin sa mga error coins, unang tingin pa lang alam mo na na error coin siya, at hindi ibig sabihin malayong malayo sa mga damage, eh, di ba? Alam mo na yung pag nadadamage yan. Tingnan natin yung obverse. Bali, ikon pala itong error coin niya, no? Nakakalimutan ko pa. Kuan siya, misaligned, no? Mga misaligned kuante, misaligned error coin. Yung mga ganyan. Kita nyo naman sa part dito sa left. Ayan, no? Diba? Wala sa sentro. Diba? So, may nag-chat pa. Alisin muna natin yan. So, legit error itong NGC 5 piso niya. So, salamat din sa iyong pag-share. Maganda rin pong yan tawag dito. Sige na kayo guys, medyo nawawala ako sa wala sa focus o aking kon ngayon dahil marami kong iniisip. Pero at least, pinipilit kong makapag-paliwanag sa inyo ng maayos. Pasensya na, no? Isa-minsan lang naman tayo, medyo nagkaagad to. Struggle tayo. Yung aking isip ay wala sa aking ginagawa. Kaya may sana nawawala ako. So, balik tayo dito. NGC nga. Legit error nga ito. Magandang hawakan niya. At ito yung ating main coin. Shiner, Gino, Castillo, Javier. Salamat, no? Share lang, idol. Sana mapasama sa content nyo ang aking error coin. Thanks po. Alam mo, nung una ko palang pagtingin dito, sabi ko, pang main topic ito eh. No? Pang main event itong coin mo eh. Legit na digit eh. Diba? Off-center strike error. At alam nyo ba, guys, na itong mga error coins nito sa Amerika, ang pinakamababang halaga nito, yung mga coins nila doon, ay yung pinakamababa, ano, may mga percent kasi yan eh, yung pagka-off-center niya, no? Ito masasabi kong nasa 20%. Yan, nasa 20% yan. Maaring nagkakahalaga ito ng nasa $70. Lalo't ang condition niya ay extremely fine. Nasa mga $70 yan. Guys, no? Yung pinakamura lang yon. At yung pinakamahal na off-center strike error doon sa Amerika ay umaabot po ng $120,000. Diba? Nakakagulat. Ganon kalaki ang presyo ng mga error coins sa Amerika. So, kasi iba eh, iba mag-isip yung mga numismatis doon eh, open sila. At talagang ganun, ganun na yung kalakaran nila ron. Binibigyan nila ng halaga yung mga special coin. Kagaya nito. Pero itong gantong error coin, kahit pa paano, pwede mong mabenta ng medyo maganda-ganda ang presyo. Alright guys, andito na lang. Maraming salamat pong uli. Huwag kalilimutan mag-subscribe. God bless po sa inyong lahat.